O mga tol, hinamon nga po ng current unified heavyweight world champion na si Oleksandr Usyk, itong dating heavyweight world champion na si Deontay Wilder. Ayon kay Usyk mga tol, nang ma-interview ito ng ES News, uunahin muna daw niya na makalaban ng kapwa kampiyon ng WBC na si Tyson Fury. Pagkatapos daw niya kay Fury mga tol, gusto daw niya makalaban itong si Wilder. So ganito nga po katapang na inihayag ni Usyk na lalabanan niya ang malalakas sa heavyweight division. Nagawa nga niyang talunin ng 2 beses itong si Anthony Joshua. Kaya ganito kakumpiyansa din ito mga tol, na kaya din niya talunin si Fury at Wilder. Sa ngayon, may nakatakda nga pong laban itong si Fury dito kay Derek Chisora sa December 3 para sa kanilang trilogy bout, habang si Deontay Wilder mga tol mapapalaban dito kay Andy Ruiz. Pinag-utos kasi ng WBC na kailangan nila maglaban sa isang title eliminator. Wala pa naman pong sagot si Wilder mga tol sa pahayag ni Usyk. Nakapokus kasi ito ngayon mga tol dito kay Andy Ruiz at ito din daw ang gusto niyang laban. So nagiging maganda nga po ang matchup sa heavyweight division at nakaka-excite panoorin. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong ikasa ang laban ni Terence Crawford dito kay David Avinesyan, sinabi ng promoter na si Eddie Hearn na wala daw gustong manood ng laban ni Crawford at David Avinesyan. Nakaka-disappoint nga daw ang laban na ito dahil ang gusto umano makita ng mga boxing fanatic ang laban ni Crawford at Errol Spence Jr. Pahayag ni Eddie Hearn mga tol, kaya daw hindi matuloy-tuloy ang laban na ito dahil daw sa pera. Parehas daw kasi nagre-request ang dalawang boksingero at hindi daw maibigay ng promoter ang hinihiling nila. Hindi pa naman daw nakakagawa pa ng malaking kita si Crawford sa pay-per-view. Sinubukan daw ito ng 1 beses noong maglaban daw sila ni Amir Khan. Nalugi lang daw ang top rank na milyon-milyon na dolyari sa laban. Pagdating naman daw dito kay Spence mga tol, noong makakalaban nito si Mikey Garcia, bumenta lang daw ito ng 300,000 pay-per-view buys. Sa kabilang dako naman mga tol, sobrang sipag nga po mag-insayo ni Casimero. Nasa bansang Thailand nga po ito ngayon, kasama ang kanyang kapatid na si Jason Casimero. Septing-septing nga po ang pinag-iinsayuan ni Casimero dahil isa daw itong private camp. Kumbaga, wala daw nakakapasok ng ibang tao sa loob ng gym. Bago ka nga daw makapasok mga tol, kailangan mo muna daw magpabook sa kanila. So dito po sa gym namin guys, ay hindi po kayo pwede basta-basta makapasok lang sa gym namin, no? Kasi private camp po ito, no guys. Kung wala po kayong booking o wala po kayong ano, kung gusto niya lang po pumasok dito, hindi po kayo basta-basta makakapasok dito sa aming camp, no? Bukod dyan mga tol, mabilis nga po na bumaba ang timbang ni Cuadro Alas sapagkat ang pagkain na hinahain sa kanya ay talagang pang diet, kaya hindi nahirap si Casimero sa kanyang timbang. Pinakita pa nga neto ang kanyang katawan na bato-bato na. Isang buwan na nga lang po mahigit, makikita na natin muli si Casimero sa ibabaw ng ring. So guys, hindi ko pa masyado nasuntok pero nabasag na, kaya balitan na natin yung sponsor natin na Payantog. The number one. Payantog. Payantog. From the Philippines.